Hi guys, andito ako ngayon sa Baguio for a quick 2-day trip. At ang gagawin ko, mag-food trip. Itatry kong puntahan lahat ng mga recommended cafes and restaurants dito sa Baguio. At iba-vlog ko para sa inyo. Para next time na pumunta kayo dito, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Kaya samahan niyo ako. So ang first stop ko sa ating food trip ay dito sa Canto Bogchi Joint. Isa ito sa pinakasikat na restaurants dito sa Baguio na kilala sa kanilang mga pork and beef ribs. But for today, ang titikman natin ay ang kanilang barbecue beef ribs na suggestion ng isang follower ko sa Threads. Kaya excited na ako! Soft, juicy, tapos tamang alat lang. Pwede mashed potato to, kaso rice yung in-order. Sarap guys. Next kong pinuntahan ay ang Arcas Yard Cafe. Isa rin siya sa mga recommendation ng mga followers ko sa Threads. And nung pumunta ako doon, I immediately know why they recommended it. Kasi napaka-visual ng cafe na to. Isa siyang parang old-style American house na kinonvert into a coffee shop and restaurant. Tapos pag nasa loob na kayo, para rin siyang museum kasi ang daming local artifacts ng Cordillera region na nandun. Tapos may mini library pa sa loob. Although nung pumunta ako doon, parang bawal galawin pa ang libro. But you can always bring your books and read here. So perfect talaga siya sa mga nag-aaral, nag-review, or pwede rin siya sa mga writer na gusto lang magsulat kasi medyo tahimik yung lugar. And ang pinakamaganda pa sa kanya is kapag nasa balcony ka kakain, you will be treated to the views of the beautiful nature of Baguio City. At dun nga ako umupo. Since galing ako sa isang heavy meal, ang in-order ko ay dessert. At ito ang kanilang bestseller, ang Arcas Doctopay Alamod or Kamote Pie. And their bestseller din na coffee, yung cafe latte. Hindi mo nga, pero kung yung walang time payment mo, hindi mo muna yun yun. Pero i-input mo na lahat, diba? Actually, first time kong makatikim ng kamote pie and I love it. Napaka-ingenious yung nakaisip ito kasi sobrang Pilipinong-Pilipino na dessert kumbaga. And tamang balansa lang din yung vanilla ice cream sa lasa ng kamote pie. Yung latte naman, saks lang. Masarap. I've had better lattes here in Manila, pero nasa Baguio ako eh, so it served its purpose. Nandito na ako ngayon sa Good Taste Restaurant sa Baguio.
isa sa pinakasikat na restaurants dito at kilala sila for their buttered chicken rice. So, yun din yung in-order ko. Kaya eto na, ala! Robot! Thank you, Bob. Grabe. Kain tayo. Yung good taste naman talaga para ng tourist attraction dito sa Baguio. Kumbaga parang hindi ka nakapunta ng Baguio pag hindi ka kumain sa good taste. At yung buttered chicken nila, yun yung talagang pag tinikman mo, alam mong good taste buttered chicken yun. Pero syempre, dahil cafeteria style itong Great Taste, hit or miss din minsan yung mapupunta sa yon na chicken. Like ngayon, medyo matigas yung chicken na na-serve sa akin. Pero hindi ko naman yung tinitake against them. Kasi hindi naman sila yung tipo ng restaurant na pag umorder ka ng food ay dun pa lang nila lulutuin. Kasi ang dami nga nilang customer. Hi guys, isang maulan na day 2 sa ating second day of food trip. At sisimulan natin yung araw sa isang Baguio staple, yung chocolate de Paterol. Actually, papunta na ako doon ngayon at kailangan ko ng sumilong, kaya let's go! Naalala ko sa kanya yung mga tsokolate sa Changge, sa Dumaguete. Try na din yun with budbud. Pero dito, ang itatry natin ay suman kasama nito. Siguro yung difference lang niya dun sa tsokolate sa mga Changge sa Dumaguete, ito mas, I think mas refined siya ng puwante. But nevertheless, parehong masarap. So habang inuubos ko to story time, actually, hindi naman to yung first time ko sa Baguio. Nakailang beses na ako dito, but narealize ko kagabi, second time ko pa lang to na pumunta ako dito for vacation. Kasi the other times na nandito ako, it's for work. Work siya. Auditions for Big Brother, Forevermore shoot, Be My Lady shoot. So, yeah. And so, yung first time ko na bakasyon, 2005 pa yun. So, technically, second time vacation ko pa lang din talaga to. Saya. Nga lang. Mamaya ako naumbusin, dahil ko yung suman. Suman! Kala ko, ordinaryong suman lang siya. Pero yun pala, special suman. Ang dami niyang ano, ang tawag nyo dito, sahog. Sahog ba tawag? O recado. Sorry, hindi ako Tagalog. So, hindi siya ordinaryong suman. Sarap. Yung coconut tsaka anibal. Samahan ng suman. Perfect. I'm so happy.
So anyway, a friend suggested na pumunta ako sa Starbucks sa loob ng Camp Changhe. At ito yung standalone Starbucks nila. So I guess he suggested it because ang ganda ng architecture, tapos you're inside the camp. Supposedly relaxing, ganun-ganun. But since meron ng Starbucks sa Manila, so pumunta lang ako just to see the standalone store. Pero sa ibang coffee shop tayo magkakape. Ko ay ang Lemon and Olives Greek Taverna. Obviously, they specialize in Greek food. Para rin siyang Arca's Yard. Maganda yung view, especially if you're seated outside. Medyo pricey nga lang. Parang feeling ko, pag pumunta ka dito, dapat special. Dapat may ka-date kayo. So, yung in-order ko is yung hummus and Greek salad. Actually, marami pa silang specialty dito, like the special lamb chops and the grilled prawns. Pero since second stop pa lang natin to for the day at kakain pa tayo ng madami mamamaya. So, pinipaste ko lang yung sarili ko. So, I ordered their signature Greek salad. Hummus, eh? Greek salad. So, trying na natin. First with the hummus. Actually, kumain ako kanina. Masarap siya, guys. Yung sauce nila may tamang anghang. Which is kind of different from the sauce na usually natitikman ko sa mga Greek restaurants. Now it's the turn of the salad. Comment down below kung bakit ito tinatawag na Greek salad at anong kaibahan niya sa ibang garden salad. So, ano nga ba, guys? And also, I just wanna say sorry, ang limited ng vocabulary ko, and this is supposed to be a sort of food vlog. Hindi ko na kasi alam kung anong pwedeng sabing description aside from masarap. Sumptuous. Delicious. Yummy. Or yung flavors. Sweet, salty, savory, ano pa ba? Oh, walang kwenta. Walang kwenta ang pagiging food reviewer. Ayan, may iba na akong naisip na description maliban sa masarap. Lasang salad. After my sumptuous Greek lunch, bumalik ako sa center ng Baguio at pumunta sa Ililikha Artists Village. Ayan, tingnan nyo. Sa facade pa lang niya at sa kakaibang architecture nito. Alam nyo nang ito ay lugar ng mga artists. At marami kayong makikitang artsy stuff pagpasok niya sa loob. Kumbaga may mga specialty shops na nagbebenta ng kung ano't anong ababot. Tapos meron ding interesting na mga Rizal artworks akong nakita. Tapos, at eto pa, mayroon din silang sinehan sa loob showing indie films. Sayang nga lang at walang screening nung time na pumunta ako. Pero aside from this being an artist village, mayroon ding 9 food stalls na makikita dito. At syempre, tinanong ko yung mga tindera. At sabi nila, yung pinakasikat at pinupuntahan talaga dito ay yung mga cafe sa entrance at exit ng building. At isa na doon ang Leandro's Bistro. Kaya dito ko naisipang tumambay buong maghapon. Tapos I ordered their best-selling cheesecake at ang kanilang sikat na Spanish latte. Mm-hmm.
Masarap siya kasi hindi siya ganun ka sweet. Nalalasahan mo pa rin yung kape kahit na Spanish latte siya. But at the same time, kung hindi ka talaga coffee drinker, nalalasahan din mo naman yung milk. So perfect yung balance ng coffee and milk. Ayoko. Yung cheesecake nga lang, sobrang frozen, ang tigas. Pero nung lumambot na siya, guys, ang sarap. Sure ako, babalik ako dito for their Spanish latte and cheesecake combo. Sarap. Apo. Nakatame na ko lang for the layer and dish.